Hi guys, this is me again, Bev, and welcome back to my channel. So for today's video nga guys, maraming nagtatanong sa akin ito sa comment section, ano daw ba yung mga possible question during interview. So for today's video, i-share ko sa inyo yung personal experience ko, kung ano yung mga tinanong sa akin at paano ko sinagot. So disclaimer lang guys ha, hindi ko sinasabing ito rin yung exactly itatanong sa inyo. So I'm just giving you an idea. So let's start guys. So, unang-una na nga dyan, guys, is introduce yourself. So, sa introduce yourself, ang kailangan mo lang sabihin dyan ay name, age, school and course, and then kung meron kang related work experience. So, ganito ko siya sinagot, guys. Hi, sir. Good afternoon. I am Beverly Jane Reliermo. I am 26 years old. I graduated at Polytechnic University of the Philippines with the degree of Bachelor of Science in Entrepreneurship. So, basically, guys, ganun lang siya kasimple. Yun lang yung details na sinabi ko dahil wala naman akong related work experience sa electronics. So, yun lang, guys. Ganun lang siya kasimple. Kailangan lang na malinaw yung pagbanggit ninyo and ma-feel ng interviewer na hindi ka kinakabahan at confident ka sa mga sinasabi mo. And kailangan din guys i-maintain nyo yung eye-to-eye contact kasi para makita and ma-feel ng interviewer mo na sincere ka at focus ka sa interview. This time of pandemic kasi guys, hindi na face-to-face ang interview. Via Zoom na lang siya guys. So parang video call lang kayo. So ang setup po kasi namin nun sa Mission Way, may laptop po dyan sa harap namin and then nasa gilid po namin, katabi namin, staff ng Mission Way na naging interpreter na din po namin. So medyo mahirap po kasi maintindihan yung salita ng interviewer kasi nga syempre via video call lang siya, so kailangan talaga namin ng interpreter para maintindihan yung salita nila. So ang tip ko nga, kailangan focus ka lang, mag-focus ka sa interview, eye to eye contact sa interviewer, and always wear your smile. Okay guys, kahit pagod ka pa, galing ka pa kung saang lupalop ng Pilipinas, kahit puyat ka, kailangan ready ka hanggat maaari guys. I-practice nyo na kung paano nyo sasagutin yung introduce yourself. Pwede nyong kausapin yung sarili nyo sa salamin para ma-practice kayo kasi ako ganun yung ginawa ko guys, para akong timang. Pero I know na malaking tulong naman yung yung ganung ginawa ko na nag-practice ako, or kaya kung meron kayong friend or kaya sa mga family members nyo, pwede naman sa kanila nyo i-practice yun guys. So ayun, kailangan kasi nagalingan nyo na sa interview guys. Ito lang yung chance mo para magpa-impress sa employer. So gawin mo na ang lahat para ma-select ka, diba? So during interview guys, wag naman kayong ganito. Good afternoon sir, my name is Beverly Jane Reliermo. I am 26 years old. Yung ganun guys, 'di ba? Wag naman kayong ganun guys. So, next question naman sa akin guys, who will take care of your son? So, yun guys, alam na kasi nila na may anak ako dahil dun sa application form, ilalagay mo naman dun kung may anak ka na. So, ang sagot ko lang naman dyan guys, my mother and my live-in partner. So yun, kailangan lang kasi dyan guys, ma-make sure natin sa employer natin na may mag-aalaga sa anak natin, may mapag-iiwanan tayo at hindi magiging problema na may naiwan tayong anak sa Pilipinas. So ayun guys, hindi naman kailangan na maging mahaba yung sagot mo guys. So mas maikli, mas okay, para mas kailangan kasi niyan maging direct to the point kaya hindi mo na kailangan pa magdagdag ng mga extrang mga salita. Basta mahalaga lang guys, direct to the point kung ano yung gusto mong isagot, kung ano yung gusto mong sabihin.
sabihin mo na sa pinakamaikling salita. So, ayun lang guys. So, next, how will you handle homesickness? So, eto guys, ang sagot ko dito, I will make myself busy at work, sir. And due to advanced technology today, I can easily call and talk to my loved ones in the Philippines. So, ayun guys. Ganun lang din kasimple. Iksian nyo lang. Simplihan nyo lang, sabi nga nila. Simplihan lang natin. Kasi ang kailangan lang naman na nila dyan, yung exact answer ninyo, hindi na kailangan na super correct grammar. Hindi guys, hindi nyo kailangan maging fluent sa English. Basic English lang guys, masagot nyo yung tanong nila. Sa pinakasimpleng paraan, okay na yun guys. So, next naman po, are you willing to work night shift? Siyempre, ang sagot natin dyan, yes. Diba? Siyempre, nagpapa-impress pa lang tayo sa employer natin. At saka, siyempre, pag nag-i-start ka naman na sa trabaho, hindi ka naman na mamimili, diba? Siyempre, kung ano yung ibigay sa yung schedule, siyempre, igagrab mo na lang yun, guys. So, basically, yes ang sagot. So, ang next question sa akin, you will live in a dorm with other people. Is that okay to you? Siyempre, ang sagot ko ulit dyan, yes, guys, diba? Yes lang lagi, kasi, kung... Siyempre, yes, guys, mamimili pa ba tayo? Ang mahalaga doon, maayos yung titirahan natin. So, yung mga ganitong question, guys, parang sobrang common naman na ng neto, ng isasagot mo dito, diba? Siyempre, alam na natin sa sarili natin yan na yes. So, ayun. Ang next question naman, what are your skills? So, ganito ko siya sinagot, guys. I am a hardworking person, sir. I am flexible and I can easily adapt in a new work environment. So, yun, guys. Ganun lang siya kasimple, guys. As in, ang iksi lang. Sabihin mo lang kung ano yung mga parang strength mo. Yun lang naman yung gusto nilang malaman doon. So, sa akin, yun na yung pinakamadali kong sagot. Okay? So, maiksi lang din, diba? Ganun lang siya kaiksi. So, ang last question sa akin is, why do you want to work in Quanta? Ang sagot ko dyan, guys, I want to work in Quanta because Quanta is one of the best and leading company in Taiwan. Yun! Yun lang, guys. Ganun lang kaiksi at ka-specific yung sagot ko, guys. Diba? Hindi ko na masyadong hinabaan kasi nga, sabi sa amin ng staff ng Mission Way, hindi naman daw namin kailangan pagkahaba-habaan yung sagot namin. Mas maiksi, mas better. Basta dapat specific and direct to the point. So, ayun guys. Yun yung mga naging tanong sa akin during my interview. So, for additional naman guys, ito naman yung iba pang mga common question na pwede nyong ma-encounter sa interview. So, ang una, yung una ay, why do you want to work in Taiwan? Actually, isa talaga to sa madalas na isama sa interview. So, ganito nyo siya pwedeng sagutin, guys. I want to work in Taiwan, sir, because I want to help my family and I want to earn and save for my own future. Pwede naman ganun yung isagot nyo, guys, yung about sa family. Kasi, syempre, yun naman talaga yung reason kung bakit tayo mag-a-abroad, diba? Para sa family natin and para sa future natin. Tsaka, okay yung ganung sagot, guys, kasi family-oriented din naman yung mga Chinese. So, okay lang yun sa kanila. Okay sa kanila yung ganung sagot. And then, next naman, why do you choose Taiwan? So, yun. So, why do you choose Taiwan? Dito, bakit, sasabihin mo lang kung bakit Taiwan yung napili mong puntahan. So, ganito yung siya pwedeng sagutin, guys. I choose Taiwan because Taiwan offers a lot of opportunity to Filipinos who wants to work abroad. And also, Taiwan is one of the safest country in the world.
So, yon, ganun lang guys, ganun lang kasimple at kaikse, 'di ba? And then next naman, what do you know about Qantas? Dun sa question na yun guys, gusto lang malaman ng employer kung meron kayong alam sa background ng ina-applyan yung company. So, eto guys, pwede na kayong kumuha nito sa Google, search nyo yung company nyo, and then kuha lang kayo ng 1 to 2 phrases, ganon, na pwede nyo sabihin na good about sa company na ina-applyan nyo. So, eto yung pre-prepare kong sagot guys, meron kasi akong note dito. So, ang sagot ko dito guys, Quantay is a manufacturer of notebook computers and other electronic hardware, and it is also ranked as the largest producer of notebook computer in the world. So, ayun. Yun yung nakita ko sa Google, guys. So, ganun lang kaiksi, guys. Basta malaman lang ng, para malaman lang ng ano, ng employer nyo na may alam kayo about sa company na a-applyan ninyo. And plus points kasi yun guys, ibig sabihin parang may isip ng employer na interested ka talaga sa pag-a-apply mo dahil nag-research ka about sa company nila. So, 'di ba? Ganun lang guys. So, yun lang guys yung mga passive, yung mga additional common question na pwede nyong ma-encounter during interview. So, meron din akong naririnig guys sa ibang company na nagbibigay sila ng mga situational question. So, sa mga ganong scenario guys, lagi nyo lang tatandaan yung quality over quantity. Siyempre, sa mga manufacturing company, talagang mas pinapahalagahan nila yung quality dahil yun ang number one priority nila. So, ayun nga guys, doon na nagtatapos ang ating video for today. Para sa lahat ng mga for interview pa lang guys, gawin nyo na yung lahat ng makakaya nyo para ma-select kayo dahil, kumbaga sa pag-apply guys, papuntang Taiwan, yun talaga yung pinakamahalagang stage guys. Yung interview kasi, doon nakasalalay kung maseselect ka or hindi. So, gawin mo na ang lahat. Ibigay mo na ang 101% mo para siguradong maseselect ka guys. So, ayun lang guys. Sa lahat ng mga applicants natin dyan, especially sa Mission Way at sa company namin na Quanta, good luck po sa inyo. And I hope na nakatulong to guys yung video ko para sa mga aspirant applicants natin dyan papunta dito sa Taiwan. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. So, gusto ko lang din pala i-shoutout ang aking batchmates. So, hello guys! Batch 1 ng Quanta Computers na nakaalis this year. Ayan, hindi ko na kayo isa-isayin guys kasi ang dami natin. Kaloka kayo, gusto nyo pa talaga alphabetically. So, ito na lang, flex ko na lang kayo dito. Ayan, diba? Ganda yan. Oh, diba? Guys, thank you so much sa support ninyo. And konting tiis pa, makakalaya din tayo guys. So, that's it for today's video, guys. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And click the bell button para ma-update ka sa mga susunod pa nating video. Thank you all for watching, guys. And always remember that if you can dream it, you can do it, guys. See you on my next vlog. Bye!